Magandang araw! Ako si Binipining Meng at ngayong araw, ang iba bahagi ko sa inyo ay tungkol sa Moral Development Theory ni Mr. Lawrence Kohlberg. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binipining Meng. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa Moral Development Theory ni Mr. Lawrence Kohlberg. Ang Moral Development Theory ay binubuo ng tatlong level. Una, pre-conventional level, ikalawa, conventional level, ikatlo ay post-conventional level. Sa kada level ay may dalawang stages. Ibig sabihin, kung may tatlong level, mayroon namang anim na stages. Pre-conventional level. The first level of moral thinking is that generally found at the elementary school level. Ang mga individual na under ng pre-conventional ay yung mga bata na nasa elementary level, grade 1 to grade 6. Ibig sabihin, ang edad nito ay 6 to 12 years old. In the first stage of this level, people behave accordingly to socially acceptable norms because they are told to do so by some authority figure, for example, parent or teacher. Dito sa pre-conventional level, gumagawa tayo ng desisyon based sa kung ano yung sinasabi sa atin ng mga nakatatanda, halimbawa magulang o kaya naman mga guro. This obedience is compelled by the threat or application of punishment. The second stage of this level is characterized by a view that right behavior means acting in one's own best interest. Kanina, sabi ko, sa bawat level may two stages. Dito sa pre-conventional level, ang unang stage ay tinatawag na obedience and punishment at ang ikalawang stage naman ay tinatawag na self-interest. Stage 1, obedience and punishment, gumagawa tayo ng moral judgment based sa obedience and punishment. Ibig sabihin, ginagawa natin yung isang bagay para hindi tayo maparusahan o kaya naman dahil natatakot tayo na mapagalitan. Ang ikalawang stage naman ay tinatawag na self-interest. Dito naman, gumagawa tayo ng action dahil sa idea na kapag ako naman ang nangailangan, tutulungan din ako dahil nga may ginawa ako sa iyo. Ibig sabihin, tinutulungan kita para tulungan mo din ako. Ibig sabihin, ginagawa ko yung bagay para sa sarili ko rin. Hindi dahil gusto talaga kitang tulungan. Ang ikalawang level naman ay conventional level. The second level of moral thinking is that generally found in society, hence the name conventional. Katulad ng binanggit ko kanina, sa kada level may two stages. Katulad sa pre-conventional level, may two stages din na under dito sa conventional. Ang una ay interpersonal accord and conformity at ang ikalawa naman ay authority and maintain social order. The first stage of this level, stage 3, is characterized by an attitude which seeks to do what will gain the approval of others. Second stage is one oriented to abiding by the law and responding to the obligations of duty. Ang stage 3, interpersonal accord and conformity, gumagawa tayo ng mga action para kapag nakita tayo ng ibang tao, masasabi nila sa sarili nila na, uy, mabait to, uy, magalang to. Ang stage 4 naman at ang ikalawang stage na under ng conventional level ay authority and maintain social order. Gumagawa tayo ng desisyon based sa mga rules and laws na mag-resulta sa maayos na pamamalakad. Ang ikatlong level naman ay post-conventional level. Third level of moral thinking is one that Kohlberg felt is not reached by the majority of adults. Katulad ni Mr. John P.J., para kay Mr. Kohlberg, hindi rin lahat ng tao nare-reach itong last level. Katulad ng sa unang level, dito sa post-conventional, may dalawa rin na stages. Stage 5, social contract, at stage 6, universal ethical principles. Its first stage, stage 5, is an understanding of social mutuality and a genuine interest in the welfare of others. Sa stage 5, hindi makagawa ng decision kasi nalilito tayo kung ano ba yung susundin natin, yung isa bang rule o yung isang option na kung saan tingin natin mas nakabubuti. The last stage, stage 6, is based on respect for universal principle and the demands of individual consent.
Dito sa Stage 6, Universal Ethical Principles, kailangan pakinggan muna natin ang viewpoint ng iba para mas magkaintindihan tayo. While Culbridge always believe in the existence of Stage 6 and had some nominees for it, he could never get enough subjects to define it, much less observe the longitudinal movement to it. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Humihingi ako ng paumanhin sa ilang background noises at ilang mga salita na hindi ko maayos na mabigkas dahil may singaw ako at nahihirapan akong magsalita. Yun lamang, salamat! Lawrence Culbridge, Stages of Moral Development. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!